luna, si Jesucristo y la boa, la laí, sacaba todo. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang hapon din po, Father. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay na nagbibigay lahat sa atin ng ating mga biyaya at pagpapala na ating kinakailangan sa pang-araw-araw nating buhay. Kalakip ng mga kahilingan na iniluhog natin sa Banal na Pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humihingi sa atin ng mga panalangin at dasal, gayon din sa mataong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa managdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan at sa ating lahat na nakikiisa sa Banal na Pagdiriwang. Sa patnubay at gabayan ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalatagit yung mga kaluluwa na hindi na nahalal ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng may kapal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig.
sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Pilipi ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Pilipi. Sa darating naman ng isang Etiopiyong iyonoko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandasi o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya ipauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang yon, sabi ng Espiritu kay Pilipi. Patakbong lumapit si Pilipi at narinig niyang binabasa ng iyonoko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya't tinanong niya ang iyonoko, naunawaan po ba niyo ang inyong binabasa? Paano ko maunawaan ito kung walang nagpapaliwanag sa akin? Sagot nito, at si Pilipi inanyayan niyang sumakay sa karuahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung panong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o kordero sa harapan ng magugupit. Gayun din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak, pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng iyonoko kay Pilipi, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito ay isinalaysay ni Pilipi ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng iyonoko. Ako ba'y hindi maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Pilipi, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng iyonoko ang karuahe. Lumusis silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Pilipi. Pagkahawon nila sa tubig, si Pilipi kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng iyonoko at nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalay na lamang ni Pilipi na siya'y nasa Soto. Mula roon, ipangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaranan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig, at nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang adayin ko'y kanyang pinakinggan, ang pag-ibig niya'y aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw, ang lahat po ay magsitayo. Jesus na pong mahal, buhay natin siya kailanman. Hallelujah.
Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa aking maliban dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyo mga minamahal kong mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa unang pagbasa na ating napakinggan, hinggil sa kwento na at pangyayari na naganap kay Felipe at gayon din sa mayamang yunoko. No, mga minamahal ko, mga kapatid, masabi natin na ito ay isang tipikal na halimbawa nung kasabihan nating ang buhay parang gulong. Minsan ikay nasa taas, minsan ikay nasa baba. No? Bakit ko po nasasabi, mga minamahal ko, mga kapatid? Dahil sa buhay noong yunoko, no, mga minamahal ko, mga kapatid, kung ating mapapansin, ay kumbaga ay yun, nawawala na siya ng pag-asa. Na kumbaga yung buhay niya ay parang walang kinabukasan. No, kasi siya nga yunok, no, kumbaga ay pag sinabing yunok, hindi pwede magpamilya. No, kasi wala siyang kakayahan na bubuo ng isang pamilya. So wala siyang mapapagmanahan nung kahit anumang mga bagay na mamamana niya. Kahit sinasabi doon sa pagbasa na siya ay tagapagmana ng reyna ng Ethiopia. No? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, yung kalalagayan niya, kahit masabihin nating meron siyang mga material na bagay, pero na-acquire man niya yung mga material na bagay na yun, parang hindi niya magagamit sa kanyang buhay. No? Kaya, siya ay nandun sa pinakababa, mga minamahal kong mga kapatid. And then, yun, dumating yung punto na si Felipe nagpaliwanag nung kanyang binabasa sa aklat ni Propeta Isaías. No? At ganito yun, minsan yung ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid, mananampalataya na kahit tayo sabihin natin, acquire natin yung mga bagay dito sa mundo, para bang yung buhay natin kulang pa rin at hinahanap natin yung kasiyahan, no? Yung kapayapaan sa ating puso pero hindi natin makita-kita at maibigay nung kayamanan taglay natin. Kaya nga, sa puntong ito, pinapaalala ng ating Panginoong Jesucristo, ano, na kapag umarating sa punto ng buhay natin na tayo naghahanap sa mga bagay sa kapayapaan, pagmamahal, pagpapatawad, no, na hindi maibigay ng mga material na bagay, mga minamahal kong mga kapatid, ibibigay lagi iyon ng Diyos kung hihingin lamang natin ito sa Kanya. At ito yung unang kaisipan na ipinapaalala
sa atin. The Lord wants us to have hope. The Lord wants us to have a life, a meaningful life. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, noong isinugo ng Espiritu Santo si Felipe doon sa Eunuco, mga minamahal ko mga kapatid, ayun, nagkaroon ng kumbaga kahulugan yung buhay ng Eunuco. No? Kumbaga, inatasyan siya ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipahayag din yung tungkol sa nabasa niya sa aklat ni Propeta Isaías patungkol kay Jesus na ipinako sa krus pero muling nabuhay. No? Tayo din, mga minamahal ko mga kapatid, sa ating buhay, magkakaroon ng kasiyahan at kapayapaan kung malalaman din natin yung kapakinabangan natin. No? Yung halaga natin, kung ano yung pakinabang natin sa mundong ito. Parang kagaya dun sa mabuting balita, tignan niyo po, pinapahiwatig dito, na si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Para tayo din, bilang mananampalataya, inaasahan din ng Diyos na maging pagkaing nagbibigay buhay para sa iba. At yun ang purpose ng isang pagkain. Magbigay buhay. Magbigay lakas. Eh kung ang pagkain ay sumisira lang ng sikmura, no? At kung bagay lumalason pa dun sa kakain ito, eh hindi tunay na pagkain yan. Anong ginagawa sa mga ganyang pagkain? Tinatapon. Kasi walang pakinabang. Kaya tayo din, bilang mga mananampalataya, binibigyan tayo ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Binibigyan tayo ng pag-asa, kagaya ng pagbibigay na rin ng buhay at pag-asa sa Eunuco na parabang wala ang kapakinabangan yung kanyang buhay. Sana, mga minamahal ko mga kapatid, no, maging bukas tayo sa biyayang ito. At kasunod, mga minamahal ko mga kapatid, na paalala sa atin. No? So, syempre, tayo, minsan nakakaranas ng biyaya ng Diyos. Nasa ipinbuhay natin, naroon sa kataasan. Ano? Sagana, mabiyaya. Pero, pinapaalala pa rin sa atin ng Diyos na bilang mananampalataya, maging buhay at pag-asa rin nawa tayo sa iba. Kaya nga, pagdating nyo sa kwento ng Eunuco at ni Felipe, noong mabinyagan yung Eunuco, ano nangyari kay Felipe? Biglang nawala. No? At yung Eunuco, naglakbay, natuwang tuwa. Ano yung punto, mga minamahal ko, mga kapatid, na tayo bilang mananampalataya, inaasahan din ng Diyos na magpapahayag tungkol sa ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay sa iba. Gagamitin at magiging instrumento niya tayo ng mabuting balita. Mga minamahal ko mga kapatid, no? Sana sa bawat paghayo natin o sa bawat pag-isama natin, ano, pag-i-participate sa banal na misa at pagtapos nito, na inanya tayo humayo kayo, ipahayag ang mabuting balita, ito rin yung ating maging misyon araw-araw. No? Kagaya ni Felipe at ni Eunuco at ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na natili sa kanyang sarili yung biyayang kaloob ng Diyos. Bagkos, ibinabahagi niya rin. Para din pong pagkain, ang naturalesa human din ng pagkain, kapag yung sobrang pagkain sa iyo, ang dapat mong gawin, ibahagi sa iba. Kasi once na hindi mo maibahagi ang sa iba, yung sobra sa iyo, papanis lang ho yan. Hindi mapapakinabangan. Kaya, mga minamahal ko mga kapatid, sa atin din buhay, kung ano man yung sobra sa atin, kung ano man yung kaloob sa atin ng Diyos, huwag ho nating sasarilinin. At huwag din ho tayong magiging makasarili. Ibahagi ho natin sa iba. Iyan. At yung kapayapaan, yung pagmamahal, na inaasam-asam natin at hinahanap natin sa material na bagay at sa mga makamundong bagay na ating ginagalawan, mga minamahal ko mga kapatid, makikita natin sa pagbabahagi natin ng kung anong meron tayo sa ating kapwa. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa na pinagsasaluhan natin ang pagkaing nagbibigay buhay ang ating Panginoong Jesucristo na patuloy na nagbabahagi
ng kanyang katawan at dugo. Sana tayo din bilang mga mananampalatayang laging pinagkakalooban ng biyaya ng Diyos ay maibahagi din nawa natin ang biyayang kaloob na ito sa bawat tao na nangangailangan nito. Pagpalain nawa tayo ng pumikapal ngayon at kailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakiulog na lamang po sa buslo. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanihang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal at pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang ay iyong pakikisamahang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalan na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, inebot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bahago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. Tanam ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-inisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng managkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
mo kami sa aming mga sala. Para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaitulong sa tukso at iyaya mo kami sa lahat na masama. Hiniling namin kamayadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kalihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
ating silbin, ating dingin, ating ipagmalaki. Tasanggapin na yayan ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Ang isasagawang second collection po ay ginagamit hapatuloy nagpapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Iliwan sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus, kaya ating nadama. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawing mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipagnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat
sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng demonized blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanman hindi tayo ang maaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isnagawang grand opening ng ating Capio Osteria ay maikpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga Kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng angkarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay makakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR's office o sa mga station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon, at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo na tinari at manunubos.